Alam nyo ba na stress pala ang pangunahing dahilan kung bakit nasisira ang ating mga brain neurons? At ito ang naranasan ng grade 11 student pa lang na si Alisa, kaya pati ang kanyang memorya na apektuhan. Sa sobrang stress sa pag-aaral, ano naman ang kanyang ginawa para mapangalagaan ang kanyang mental health with success? Panoorin ang kanyang kwento. Vibes. Ito ang pansalubong sa bagong taon ng 17-year-old grade 11 student na si Alisa Go. Sa dami kasi ng mabibigat na hamon noong 2020, marapat lang daw naharapin ang taong 2021 na puno ng pag-asa. Noong 2020 po kasi sobrang dami naming plans. And then all of that was cancelled po. So, ako po, sobrang devastated ko po. Yung takot ko po noon, sobrang nag-build up po siya hanggang sa parang naapektuhan na rin po yung health ko na rin po. Consistent honor student si Alisa na kasalukuyang nag-aaral sa Our Lady of Perpetual Succor College sa Marikina. Pero hindi naging madali ang pinagdaanan niya para mapabilang sa STAR section. Sa STAR section po, may friendly competition within the class. So, hindi po may iwasan yung talagang pataasan po kayo ng grades. Ako po, bilang student, sobrang hindi po talaga ako quick learner. Hindi po ako yung kapag tinuro, alam mo na kaagad. Pero sa STAR section po, required po maging ganun. Ginawa ko po talaga lahat para mapantayan ko po sila since ayoko naman pong ma-left out. Nakadagdag pa sa kanya ng pressure ang pagiging Dean's Lister ng kanyang nakatatandang kapatid. Same school po kami nung high school. So parang nung narinig po yung surname namin na Go, parang familiar ka sa akin. Ah, si Alris Go, kapatid mo ba siya? Sabi ko, opo. Naku, magaling yun sa mata. Laging recite ng recite. Dapat ikaw rin ha. Parang yung expectation po nila sa kuya ko napunta rin po sa akin. Pati na rin po mga families ko. Parang, wow, UST, si Alris. Wow, din si Lister. Naku, si Alisa din. Dapat ganun. Sinusuportan din po ako ni kuya in a way na tinuturuan niya po ako. Lalo na po sa math and science po. Yun po yung nag-motivate po rin sa akin. Para naman din masuklian din po yung support and teaching ni kuya po sa akin. Discrepancies and push themselves incessantly. At nang magsimula na ang online classes ng Agosto noong nakaraang taon, panibagong pakikipagsapalaran na naman ito kay Alisa dahil nga bago ang ganitong setup ng pag-aaral. Yung adjustment po, iba. Kasi po, from notebooks and books, naging laptops and phones. From school and classroom setup po, naging bedroom setup po. So, yung motivation po na binibigay ng teachers and classmates mo kasi nasa school setup ka po, wala po siya nabibigay sa, kapag nasa bahay ka lang. Nag-i-interrupt din po sa online class is yung wifi connection, yung kasi bigla na lang po mawawala. So, ako magugulat na lang po, nag-freeze na po yung screen ko. Yun pala, na-disconnect na po ako. Sa dami ng iniisip sa klase, dagdag pa ang alalahanin sa pandemya na walan na ng focus at concentration si Alisa. Hindi na po ako makapag-focus, lalo na this time po yung mga requirements puro pa video and then kailangan kabisado mo yung mga speech. Minsan po nakaka-20 takes po ako kasi hindi ko na po talaga maalala yung mga ginawa ko po talagang speech kaya nanginginig po ako. Bawal po kasing may hawak. And then dahil nga po sa mga nangyayari, sobrang hindi na po siya nagsistay sa isip ko. Lahat po nag-result sa pag-breakdown ko. Umiiyak na lang po kasi mapapatulala na lang po sa mga kailangan gawin. Kahit gusto ko pong magsimula, wala po akong masimulan. Ang utak ang pinaka-powerful organ sa katawan ng tao. Bakit? Ito kasi ang nagdidikta ng ating mga kinikilos, iniisip, at nararamdaman. Ang bilyon-bilyong mga nerve cells o neurons sa tinatawag ang siyang naghahatid ng iba't ibang signal sa lahat ng parte ng ating utak at nervous system. Pero kung inaakala ninyong hindi nababawasan ang bilyon-bilyon na mga neurons na yan, dyan kayo nagkakamali. Habang nagkakaedad kasi ang tao, sabayan pa at dagdagan ng bisyo, puyat, polusyon, stress at lifestyle.
nababawasan talaga ang brain neurons natin na pwedeng maging dahilan ng memory loss o pagiging makakalimutin. Pero ang magandang balita, may mga paraan para maprotektahan ang mga healthy brain neurons sa ating utak. Ito ang ilang mga tips. Matulog ng 8 hanggang 10 oras. Iwasan ang paggamit ng gadget sa TV bago matulog. Iwasan ang ma-stress. Gawing balanse ang dieta. Mag-exercise. Ugaliing mag-solve ng mga puzzle at memory games. At regular na uminom ng food supplement na mayaman sa Bacopa Monniera na sinasabing nakakatulong sa memory enhancement. Sa rekomendasyon na rin ni Mommy Malin, sinimula ni Alaysan uminom ng Memo Plus Gold, isang food supplement na mayaman sa Bacopa Monniera. Taglay ng Memo Plus Gold ang active ingredients na Bacosides A at B na nakakatulong maprotektahan ang healthy brain neurons. Kailangan ko po ng something na magpo-push pa sa akin since mas mahirap na nga po yung setup na ganun. And then my mom po introduced Memo Plus Gold. So, nag-research po muna ako before ko siya i-take. And then I saw benefits po such as mental alertness, and memory enhancement, and marami pa pong iba. Tinake ko po siya one capsule a day. And then, mas nakapag-focus po ako, mas nakapag-concentrate ako, lalo na pag nag-discuss na po yung teacher ko, and then nagna-notes pa po ako. So, nakakapag-multitask din po ako, mas namamanage ko na rin po yung oras ko. Nung nag-take na po ako nung Memo Plus Gold, if bukas po yung exam, last week po nag-review na ako, and this week po, relax na po ako, since nare-retain pa rin po sa memory ko yung mga nireview ko last week. Since nakita ko po yung result niya sa akin, itutuloy ko po talaga yung pagtitake po ng Memo Plus Gold kasi po, naging vitamins ko na rin po siya actually. Hindi lang po siya for my health, for improvement na rin po in terms of studying na rin po yun. Ngayon, mas organisado na sa sarili si Alaysa. At makita mo to, ilan ang basag natin, nasa 53 lahat ito. Pagkatapos ng kanyang online class, katulong naman siya ni Mommy Malin sa kanilang family business. Since yung mom ko po, single mom siya, and dalawa po yung business namin, so hindi niya naman po kayang hatiin yung katawan niya for both of that business. I started helping with snacks and delicacies po. And nag-start na rin po ako ng online business. Nire-resell ko po siya sa online. Tsaka meron pa po kami isang business, yung balutan po. Nag-start na rin po akong matuto about sa kung saan po yung suppliers namin, kung saan po yung mga branches namin. And yung mga customers din po namin na bumibili na po sa amin, nakilala ko na rin po sila. Sa pagsusulat din ng mga sariling komposisyon at pagtugtog ng ukulele, kumukuha ng inspirasyon ngayon si Alaysa. Malaking tulong ito para mapanatiling malusog hindi lang ang kanyang katawan, lalo't higit ang isipan. Mahilig din po gumawa ng mga poems and songs po. And that's my way of expressing what I feel po. Kasi this pandemic nga po, hindi po pwedeng makipagkita sa mga friends. Ngayon po, parang nandito lang sa bahay. Yun na lang po yung way ko para maalagaan ko rin po yung mental health ko. With everything that happened po, isang tumatak na lesson sa akin is to value our mental health. Kasi yung mental health po natin, ina-apektuhan po lahat ng aspects, physical man yan, emotional po. Kasi po para sa akin, kahit saan man tayo dalhin, lamang ang may gold memory.